Ya si si Adil ngapain sih kumam bro? Ini nggak bangun nanti saat di sini dor. Legislation na gusto mong isulong kapag ito ay nagtuloy-tuloy at ikaw ay makaupo sa Senado. Yeah, more on labor, yun ang tututukan ko ato kasi from the very start, for the past more than 12 years, puro mga laborers ang lumalapit sa akin at ang kanilang reklamo ay pangapi sa kanila ng kanilang mga employer. At yung una pang isusulong na batas kapag tayo palaring at tuloy-tuloy itong ay pasok sa Magic 12, ay yung tinatawag na wage step. Ano po yung wage step? Yung po ay para kasuhang kriminal ang lahat ng mga employer na nangungupit ng pera sa kanilang mga empleyado sa pamagitan ng hindi pagbigyan ng tamang sweldo. Kasi sa present setup ngayon, ato, kapag ang isang employer, if they are found guilty, na hindi nagbabayad ng tamang sweldo, hindi nagbibigyan ng wage sa kanilang empleyado, eh yun ay magiging civil case tama. Okay, at pag-ayusin naman sila sa labor, dito sa ipapahal ko ng bill, hindi pwede yung ayus-ayusan at regluhan lamang. Kailangan managot talaga ang employer na matagal na upit ng sweldo sa kanyang amo, magkakaroon siya ng criminal case at meron siyang pagkakulong, pwede siya makulong, mamuntan at mapasalapa yung kanyang upa niya. Okay. Rafi, ikaw ay meron ding, kumbaga ikaw ay isang mamamahayag na ngayon ay papasok na sa larangan ng politika. Meron ka bang magagamit mula sa iyong experience bilang isang mamamahayag na gusto mo rin isulong sa Senado? Yeah, kung sinabi kanina nga ito, for so many years, yung mga lumalapit sa akin na mga complainant from different provinces all over the place ay sa radio program ko, ayun ay magagamit ko para doon ako gagawa ng batas base sa mga reklamo, sumbong na kanilang mga nilapit sa akin na nasusulusyonan ko naman, in fairness. And if you're asking kung anong may tutulong ko sa pampapong mga media men, dahil ako isang broadcaster, yun siguro ay yung batas na palukala na nakabindi na yun sa Senado na ipinasa ni Congresswoman Nina Taduran ng Access Party Race, na kung saan nakasa doon na sana yung mga broadcaster na maging regular na at magkaroon na rin ng mga benepisyo at marami pang mga bagay na kung saan sa ngayon kapag ikaw ay isang broadcaster, hindi ka regular. In some cases, wala kang medical health insurance at kapag nagka-problema, kapag nagkasakit ka, masakit masabihin to. There are so many cases na nakikita ko yung mga broadcaster na kapag nagkaroon ng malubang sakit ang mga kamag-anak, lumalapit sila sa taong gobyerno, sa politiko, and then their average na tumulong sa mga politiko, then they're indebted to that politiko, and thereby naging biased ng kanilang pamamahayan. So I will stop that. So therefore, ipapalok yung bill na pinapasa ni Nina to make sure na mapasa yun na lahat sa mga broadcaster maging regular na at lahat sila ay dapat magkaroon ng health benefits, insurance benefits, etc. Okay. Rafi, para sa iyo, gaano kahalaga ba yung pananatili ng independence ng ating mga senador? Lalo-lalo na ngayon ay magkakaroon na tayo ng bagong pangulo at pangalawang pangulo. Yeah, mahalaga para sa akin maging independent regardless kung sino magiging mananalo pangulo, although I will support kung sino ang ginoto ng mararami Pilipino, kung sino man yon, I will support. I will give my full support dun sa maging pangulo natin. However, I will still stay independent kasi ayaw ko natatali ako sa anumang political party sapagkat ang gusto kong mangyari, ang aking loyalty ay sa taong bayan lamang. Alright, abangan natin ang patuloy na tali ng mga boto. Sa mga kami magpapasalamat. Maraming salamat, Ginoong Rafi Tulfo.